NBA minor moves muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. First, magbabalik sa Orlando Magic si 8-1 more. Isa itong player na pwedeng maging emergency guard. He can fill a starter role kung magkakaroon ng mga injury. He is very capable kahit anong role ang ibigay sa kanya. Last season para sa Phoenix Suns ay nag-average ito ng 5 points per game sa loob ng 14 minutes and nakapaglaro sa 7 playoff run ng Phoenix Suns. Noong stint niya dito sa Magic ng 2013 at 2014 ay nag-average ito ng 7 points per game. He can bring his experience sa young team ng Magic. He is a capable shooter and floor spacer. Merong scoring ability na hindi na kailangan maging ball dominant. Plus, maaasahan mo pa ito sa depensa. Defensively, nag-average ito ng 1.2 steals per 75 possessions. Noong 2020 sa Pelicans, he shoots 39.5% sa mga catch-and-shoot 3-pointers. Buong career niya talaga ay reliable ito kahit saan mapunta. Pwede ding maging support sa mga batang players ng Orlando along with their development. Kasi kilala itong si Moore na nagmamotivate ng mga kakampi lalo na sa practice. Next ay para sa Cleveland Cavaliers. They will sign Kevin Pangos for 2 years, $3.5 million. He is a former EuroLeague standout, saktong backup para sa Cavs. Ang 28-year-old na ito ay naglaro sa Gonzaga at nag-oversee sa loob ng 6 na taon. Kung saan napansin siya ng Cleveland after magkaroon ng impressive run sa EuroLeague, EuroCup, Liga ACB at VTB United. Nag-average ito ng 10.4 points, 4.7 assists at 2 rebounds per game. Shooting 42.4% from the field and 41.7% sa 3-point distance. At naniniwala din ang Cavs na ito yung first step para maging successful sila sa pagkuha ng mga international players. Ilang taon na rin kasi nilang sinusubukan kaso nakukuha ng iba yung mga above average. Next signing para sa Portland Trail Blazers, bibigyan ng training camp deal si Patrick Patterson. Hulas played sa LA Clippers. Kaso matindi yung mga kalaban niya sa roster spot ng Blazers. Marquis Chris at si Dennis Smith Jr. Na kung ako sa Blazers, bakit hindi nyo nalang kunin yung tatlo? Kasi sobrang solid ng mga players na yan. Kaso sa NBA kasi may limit. Tsaka minsan yung mga kung sino lang yung kailangan sa current roster. Last season, nakapaglaro si Patterson ng 38 regular games at 5 NBA starts para sa Clippers. At nag-average ng 5.2 points at 2 rebounds per game. And over his 11-year career ay he is shooting 37% from the 3-point distance, which made him a very reliable floor spacer sa kahit anong NBA team. Lastly, winave ng Brooklyn Nets si Jahlil Okafor matapos makuha sa DeAndre Jordan na trade. Which is sobrang sakit naman yan para sa part ni Jahlil. Though expected naman natin kasing i-release siya kasi meron ng Paul Millsap at LaMarcus Aldridge ang Nets. Pero it is not over sa kanyang career. Naniniwala pa rin ako na may kukuha sa kanya. Meron pa ang nagsasabi na dapat kunin siya ng Memphis Grizzlies because the team is young and Jahlil is only 25 years old. Na nahihirapan lang makahanap ng tahanan sa NBA. Pero para sa akin, sakto itong Chicago Bulls. Kaso lang, kakakuha lang ng team kay Alice Johnson who is playing the same role with Jahlil. I think Chicago is the best place to take a chance on Jahlil. Kayo ba, saan siya nababagay or it is over na ba sa kanyang NBA career? That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.